my God! Wow! Chapter nun, mga ka-ergan. So, ang gagawin natin ngayon, ibabalot natin itong unit na papuntang Bigan. Ito yung 10 aspar natin. So, fully paid na to. Nag-down na siya ng 10 bago gawin. And then, nung nagawa na, nagdagdag na siya ng 24. Ayan, lahat siya kasama doon sa 34. Ang kadalasan sa mga nagiging customer natin is mga newbie sa PCP. So, by request niya, turuan ko daw siya kung paano mag-assemble or gumamit ng pump. Ako kasi mas tiwala ako sa Air Mega kasi binibigyan niya akong warranty. Then, hindi ko pa natatry yung ibang pump like Hunter pump. So, sige, assemble na natin ito. So, kapag bumili ka ng pump, either from China or local seller, pagdating sa iyo, ang una mong i-check is kung kompleto. Eh, ang problema, newbie ka nga. Paano mo malalaman kung kompleto? So, para malaman mo kung kompleto, eh di gumamit ka ng manual. Para hindi ka matulad doon sa e-pump na sumabog kasi hindi tinignan ang manual. So, sa manual, makikita na dyan kung ano yung mga parts, yung parts tools. Ito, yung parts mismo. So, nandito yan sa manual. At pati yung pag-assemble. So, since Chinese yan, Chinese character, yung text niyan. So, mahirapang intindihin. Pero, pwede ka naman mag-base sa picture. And then, nung dumating naman tong pump natin, hindi katulad sa picture na i-assemble mo pa ito, tong part na yan. Dito, assembled na siya. So, i-check na lang natin kung mahigpit yung pagkakalagay niya. Okay. So, ito tayo. Okay, snug. Okay na to. Mahigpit naman yung part na yon. Okay, so next natin kakapit dyan ay ito, gauge. Okay. Maganda yung gauge kasi meron siyang PSI. Meron din siyang MPA. So, kakabit mo lang siya dito sa may ibabaw na top. Okay. By the way, dun sa loob, meron kang makikita parang washer, may kulay white. So, kapag kinabit mo to, dyan, lalapad na siya. So, hindi mo lang kailangan ng oil. Okay. So, hindi lang problema sa ganito, hindi siya totally nakaganyan ba, nakaharap sa'yo. Minsan nakatiwarek. So, mas okay kung nakatiwarek siya. Kasi, kita mo kung ano yung reading habang nagpapump ka. Okay, then, tamang pihit. So, kapag hindi gumana ng ayos ito, gumamit kayo ng mga tools ninyo mismo sa bahay. Okay. So, tulad yan. Umiikot na. So, kailangan kong manap ng iba na mas matibay. Or mas fit para doon. Okay, so, para lang ang buhay natin. The next, hose. I suggest kapag bibili kayo ng hose, bukod sa meron naman siyang kasama, bumili kayo ng 1 meter hose. Kasi ang hirap tingnan ng ganito. Yan yung pump mo. Ito yung hose mo. Tapos kapag kinapit mo sa unit mo, yan, maikli. Then, basta hindi siya masarap lamitin kapag ka maikli. So, mas maganda talaga ay kumanap ka ng hose na mas mahaba. Yan ang additional price, syempre. Then, kung bibili ka ng hose mas mahaba, bilhin mo yung meron ng kasamang lagay ng filter. Alright, so same. Meron din siya sa loob. Okay. So, ito lang napapansin ko dito. Kapag kinapit mo na to, na yung nasa loob na kulay white, naiipit siya. Tapos kapag naiipit siya, ano nangyayari kapag ka naiipit ito? Lumiliit yung butas. So nahihirapan lalo pumasok yung hangin dito sa hose. So ang ginagawa ko kapag ka naiipit ko na siya, kinakalas ko ulit, then ginagamitan ko ng pandrain para paluwangin yung butas. Para mas madaling pumasok yung hangin. Okay. Ayan.
So, ayan. And then ito. Okay na to. Dito naman, dapat sa loob nito. Dapat dito ay merong uniform niya. Bading. Ay, bading nga. Pause, hanap tayo ng pang. Okay, so, dahil hindi mag-fit itong mga ganitong tools dito, ang ginawa natin, gumawa tayo ng kapirasong aluminum. Pinatong natin dito. Dun sa pihita niya. Yan, pinatong natin dito sa pihita niya ng pa letter L. Tapos, saka natin siya pinahit ng 12. Okay? So, purpose nun is para medyo lapat siya dito. Medyo fit siya dyan sa part na yan. Okay? So, para lang lumapat. And then, mapihit natin. So, okay na siya ngayon. Then, yung kanina, tuloy lang natin yung kanina. Okay, dito. Ayan. Fit na siya dito. Then, pwede mamili kayo kung alin ang binubuksan nyo, ito or ito. Pero dapat dyan sa loob para may o-ring. So, try natin ito. Tignan natin ang loob. Okay, so meron na siyang o-ring. Ayan. Meron na siyang o-ring, so okay na ito. Pero silipin na lang natin kung meron siyang filter sa loob. Okay, meron din. So okay lang isang to. Isa na lang natin. Pag wala ito, problema. Problema ang malaki. Okay. Ayan. Natin siya. So, wala naman siyang hinihingin direction kung alin yung gagamitin mo dito. Okay, so bago natin siya ikabit, naalala ko, kailangan niya pala ito. Ito, gamitin niyo na dito. Sa gitna to. Kasi ma'am, every time magpapump kayo, maganda rin nilalagay niyo. Kasi meron ditong rubber ball. Patakan niyo nito isa o dalawa. Siyempre, dito lang yan. Kasi ito ay ang silicone oil ay medyo tawag doon. Viscous ang tawag nila. So, mananatili lang siya sa may butas. So, ang gagawin mo, pag nandyan na siya sa babaw, dalawa, hanggang tatlong drops, hilahin mo siya bigla. Pag hindi lang mo siya bigla, hihigupin niya yung nandito kasi ito yung pinaka-intake niya. And then, pagka nalagyan mo na siya, pwede mo na siya ngayon pakpak. And yung iba, na lalagay pa dito ng extra layer na aluminum para hindi papisa itong handle. Kasi kapag kung inapit mo na itong dalawang to, medyo kailangan mo siyang tiinan. Eh baka mapisa niya yung handle. Shout out nga pala doon sa mga nagsasubscribe sa page natin. Hindi ko man kayo may isa-isa. Alam niyo naman kung kayo ay nakasubscribe. So, kapag may mga pages din kayo at saka mga channel, sinasubscribe back ko rin naman kayo. Okay? So, ayan. Okay na? Next. Dito. Daba na ulit. Okay. So, paano ko ba napatagal ng 2 years yung Air Mega ko? Okay, so, ganito ang ginagawa ko kasi bago ako mag-pump, ang ginagawa ko is yung katulad na sinabi ko nga kanina, nilalagyan ko dito ng oil, silicone oil, and then dito sa
body niya. Ito. Dito, nilalagyan ko rin siya ng oil. Ginaganon ko siya dito. Paikot. Paikot dito. Isang ikot lang, manipis lang. Tapos, pinapang ko siya pababa. Para yung oil, katulad nito, may konti dito. Para yung ganyan, pinapadalas na yung body. So, kapag madalas yung body, alam naman natin yun, less friction. Ito. Okay, so, check lang natin kung mahigpit itong mga tube na ito. Kasi pag itong hindi mahigpit, baka lumawit yung o-ring. And then, yung mga pinsang ko, nung minsan, nakita ko dito sa part na to, sa may leg. Ito, hindi rin nila chinecheck kung mahigpit. So, by hand, personal, pwede mo lang ma-check kung mahigpit yan. Okay, so, ready na ito. Nakasara na dito. Okay, so, subukan lang natin kung so, mahigpit na. So, check natin kung kumakarga siya. So, nandito yun. Andito na yung mga spare na filter. Pero mas maganda talaga kung bibili kayo ng mas malaking filter. Though, ang mangyayari, mas marami kayong pupunuan ng hangin kasi yung filter mismo, yung filter tube niya, yung cylinder na yun, kailangan din niya ng malagyan. Itong isang to, kapag gusto niyo siyang gamitin sa gulong, kakabihin nyo ito doon sa pito ng gulong. Tapos, ito naman. Dito. Okay? Ayan. Okay, yung isang nangyari, napansin ko, hindi nila napapalapat ng ayos to. So, kapag gagano, tatalsik talaga yan. So, kailangan ang gawa na parang ayun. Okay? So, ito yung cover naman niya. Ginagamit ito para i-check. So, kailangan mo lang gawin is ilagay yan. Ilock ng ayos. Mag-pump. Check mo kung magre-read. Higpitan mo to. Make sure mahigpit to. Okay. Then, pump na natin. Check natin kung magkakaroon ng reading. Okay. So, konti lang. Kasi, hindi pa natin nalalagyan ng oil yung bowl. So, ang reading niya is less than 2,000. 10 seconds. Okay, so, lampas na halos ng 10 seconds. So, pag hindi yan bumababa, ibig sabihin, walang leak, walang tagas. Okay, common issues pagka ganito ang sitwasyon. Yan, ganyan, may laman. So, common na nagiging mali, ito agad ang tinatanggal. So, kapag ito tinanggal natin, tatalsik to. Tatalsik yung cover na yan. Kasi ito lang naman yung nag-auto sa kanya. Plus, yung filter niya sa loob, may filter to sa loob, di ba? Sasama siyang paglabas dun kasi marirelease lahat ng hangin dito sa hose. So, kapag nagkaganon, narelease niya lahat ng hangin dito sa hose, babara siya dito. And then, may possibility na pumasok din siya sa quick fill mo at dun magkaroon ng problema ng leak naman sa unit mo. Okay? So, ayan. Okay to. So, kapag okay na, nakapag-pump ka na, ang pwede mong gawin, ang dapat mo nang gawin, i-release na to. Okay, ito. Pasisingawin mo dito. And then, kapag pinasingaw mo na yan, ito na. Yan o. Dahan-dahan ang bababa. Ayun. Pati yung tank natin. Itong ano natin, bumababa na rin. Itong tube. Okay. So, yan. So, malalaman mo kung matubig sa loob. Minsan, nag-ano dito, lumalabas dito yung tubig. Yung naiipong moist sa loob. Pwede mo natanggalin. Hindi na siya tatalsik. Okay? So, ganyan lang ang paggamit ng pump. Again, ang pag-iingat ng pump. Para tumagal ang pump. Sa marami nagsasabi, every 30 pumps, ipahinga. Okay, so ako naman, kapag pinapahinga ko ang pump, nakagalito. Para yung outer tube at saka itong tube na to, sabay silang lumalamig.
Okay? And then, lagi ko sinisigurado na may oil dito. Sa buong tube na to. Mabilis uminit. Tapos hindi pagod ka na kasi medyo may friction. Mabilis nakakadagdag siya. At papaan nakakadagdag siya. Hirap sa'yo. And then again, yung nilalagyan ng oil dito, huwag kakalimutan. May nilalagyan ng oil dito para mabilis siyang lumaro. And then, dalasan mo rin yung pagpapalit nito. Itong kulay white na to. Dalasan mo rin, halimbawa, isang gamit mo, isang palit nito. Ito, kung tinatamad kang bumili ng bago, edi ibilad mo lang sa araw para dry na dry. Okay, so sana makatulong din sa mga newbies. Pero hindi ko ito nire-recommend talaga doon sa mga ginagamit sa CO2 tank. Okay? Maintenance, assembly ng pump.